patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos yung kabasan na imbagabigat, maya paabak mga kapuso. Good morning, North Central Luzon! Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ng umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa niyong makakakwentuhan tuwing umaga. Pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Sa gitna ng Christmas rush at kapistahan sa Dagupan City ngayong taon, paano kaya nakasisiguro na mahigpit ang mga pinatutupad na health and safety protocols sa syudad? Kaugnay niyan, makakapanayam natin mamaya si Dagupan City Administrator Vlad Mata. Masarap na po tumumbong with a twist naman ang ibabahagi sa atin ni Chef Vanessa Lim Uy na tiyak suwak sa pangmeryenda ngayong holiday season. Ngayong Kapaskuhan, excited na ang lahat, kabilang na riyan si Kapusong Crystal Paras. Ano-ano kaya ang kanilang plans for Christmas? Nako, pero bago ang lahat ng yan, makikanta muna tayo sa isang puso ngayong Pasko Challenge! Patuloy na nananalangin, umaasang ito'y diringgin. Sugat at sakit ng kahapon, naghihilom din sa tamang panahon. Hindi mawawala ang tiwala sa pag-ibig na nagmula sa kanya. Pangako ng puso, ibabahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, nagmamahal ang totoo. Magkakaisa tayo. Isang puso ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso ngayong Pasko, wow. Isang puso ngayong Pasko. Puso, kung nais niyong maitampok kayo sa aming programa, mag-video na gamit ang sariling cellphone habang kumakanta ng latest Christmas station ID ng GMA na isang puso ngayong Pasko at ipadala sa ating Mornings official Facebook account. Sa di may iwasang holiday rush, dagsana naman ang mga tao sa mga bilihan. Ito ang pilit nating iwasan sa mga susunod na araw. Kaugnay niyan, makakausap natin today si Sir Vlad Mata, ang administrator ng Dagupan City. Masantos yung kawasan, sir, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa Mornings with GMA Regional TV at sa lahat ng mga nakikinig.
Yes, sir. Maraming salamat po sa oras niyo and Merry Christmas in advance. Thank you po for your most precious time. Kamusta po kayo Merry at maging City. Yes, sir. Kamusta po kayo at maging ang City Hall? Maayos naman. Kakagaling lang natin sa Marikina at Calapan para i-turn over yung support ni Mayor Brian Lim doon sa mga nasalanta ng bagyo sa Marikina at Calapan noong previous weeks. Kaya kakarating natin, dumiretso tayo sa testing area para magpa-test. Para naman bago tayo bumalik dito sa opisina natin, negative tayo. Alam natin na safe tayo. So okay naman, negative tayo. Kasama ko yung aking driver saka staff, negative kami. Kaya okay kami ngayon nandito na sa opisina. That's good to hear po, sir, ha? Merry Christmas na talaga! Christmas season na nga, Sir Vlad. Kaliwat kanan na ang mga sale. Kaugnay niyan, may mga changestos na for sure na dadagsiin ang mga tao. Sapat po ba ang otoridad na nagpapatupad ng strict health and safety protocol sa lungsod? Oo, nandyan yung ating kapulisan, no? Philippine National Police, nagment ng ating Public Order Safety Office. At dito sa atin, meron din tayong yung marshal, no? Market marshals natin. Natutulong diyan para mag-enforce ng IATF protocols natin, yung social distancing, yung mask and pagsuot ng mask at saka ng face shield pagka pumapasok diyan sa ating mga public markets, sa public areas. In fact, napapansin niyo din sa post ng ating PIO at POSO, nag-iikot sila, no? Nagbibigay sila ng mga notices sa ating mga establishments para mariin na enforce yung ating protocols, no? Sir Vlad, hanggang kailan po ba ang mga Christmas stalls sa lungsod? Well, tuloy-tuloy po yan, no? Kasi nga, binabalansin ng ating mahal na mayor yung ating economy, no? Gusto nating tuloy-tuloy yung sa negosyo para naman hindi mawala ng trabaho, ng diretso rin yung income ng ating mga kababayan. Hinihingi natin yung suporta ng ating mga kababayan na sumunod sa pag-enforce o paggawa, pag-enforce nga nung ating face mask at face shield. Bunsod sa pandemya, kanselado po ang mga aktibidad sa fiesta. Ano po mga natirang bahagi ng pagdiriwang ang pwede napaka pang gawin? Napaka-simple po. Para naman hindi mawala yung diwa ng Pasko, ang inisip ng ating mahal na mayor, yung mga pailaw natin dyan sa mga Quintos Bridge, at saka iba pa mga areas sa plaza para naman na hindi mawala yung Christmas spirit. Yung fiesta nga, very simple na lang siguro ng celebration, paggunita nung yung ating Saint John na sa ating santo. At siguro misa, yung ganyan. But yung nakaugalian na mga napakaraming activities, pagsamantala na muna na ipapagpaliban yan. At katotohanan, nagpalabas din ng executive order ang ating mahal na mayor na iwasan yung mga Christmas parties, no, dito sa gobyerno. At inihikayat din yung mga private organizations, businesses na ipagpaliban yung mga malalaking gathering na yan. Panghuli na lang, Sir Vlad, ano pong gusto nyong iwan na mensahe, lalo na po sa mga Dagupeño this holiday season? Hinihimok natin ang ating mga kababayan na patuloy na protektahan ang ating sarili, dahil pagka pinotektahan natin ang ating mga sarili, napoprotektahan din natin ang ating mga pamilya. Ugaliin na magsuot ang face mask, ang face shield, at laging nag-uugas ng kamay, no? Magsasanitize ng mga kamay, at laging mag-social distancing. Iwasan na lang po yung pumupunta sa mga crowds, no, ng mga parties. Tiyakin na kayo-kayo lang, mga pamilya, dahil ang diwa naman ng Pasko ay tunay na naipagdidiwang sa ating sa loob ng ating mga pamilya, at sa gitna niyan ang ating Panginoong Diyos. Para naman safe tayo at healthy sa pagpasok ng 2021 sa bagong taon. Maraming salamat at God bless po. Yes, sir. Thank you very much po. Balbalig, salamat po. And Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas!
Si Ginoong Vlad Mata ang City Administrator ng Dagupan. Para sa marami pang impormasyon sa nanais niyong malaman, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Christmas is more than just a time for family celebrations, gathering, and reunions. It is the best time to belt those tunes, grab the microphone, and sing to your heart's content. For today's Biz Talk, we will bring you off one of GMA's talented singers, and she is also the model, TV actress, recording artist, and a social media personality. With her angelic voice that matches the encouraging words of her favorite Christmas song, let's all welcome Starstruck Season 7 alumna Crystal Paras! Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Wow naman! Masantos, ikaw masan, Crystal, and welcome back to Mornings with GMA Regional TV! Thank you, Miss Ara. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you so much for having me today. Mga kapuso, ako po ulit si Crystal Paras and I will be with you today. So thank you so much for having me. Nako, maraming maraming salamat muli sa iyong oras at sobrang ginanahan na naman at mas na-feel ang Pasko na malapit na malapit na. Pero una sa lahat, Crystal, kamusta ka at ang iyong family? Okay naman po ako, Miss Ara. Thank you so much for asking. And I hope all is well with you and your family. Okay naman po kami at home. My mom had just left for the States the other night. So I'm back to being the ate here at home. So it's another challenge for me. Pero okay naman. Okay naman po lahat. Nako, I'm sure kayang-kaya when Crystal, pag hindi sila laki, nagkantahan mo na lang sila. Pero yes. Anyway, what does music mean to you? Music is basically my life. I know it's very cliche and people say it all the time na music is life. Pero as a very passionate artist and singer and actress, malaking parte siya ng buhay ko ever since pagkabata ko. So it helped me get through the pandemic dahil wala po kong ginawa kundi kumanta, gumawa ng mga original compositions from time to time. Let's talk about Christmas of Love. How would you describe this song? It's a very beautiful composition and it's the type of Christmas song, well at least in my opinion, na modern yung ano eh, yung melody at yung beat. So it's something na I'm sure magugustuhan ng iba't ibang age groups. Very patok siya. Yun, for me, I really like the song, Christmas of Love. Crystal, we'd love to hear a few lines from Christmas of Love. Baka naman, maaari mo kaming handugan ng part mo sa kantang Christmas of Love. Yes, very short part. And of course, you can catch this on GMA Network's Facebook page and just look for Christmas of Love. So here it goes. Okay. Something about December makes us all remember why a certain child was born. In spirit of the season, we must know the reason. Love is what we're living for. Yun. Grabe, ang galing-galing, Chris. Kinakalag, kinikilibutan ako. Kinakalag, kinikilibutan. Thank you, Miss Anna. Speaking of Christmas, what traditions do you most fondly recall from your childhood? Oh, from my childhood, the Christmas traditions that I really, really won't forget ay yung kasama ko po ang pamilya ko and the gatherings used to be so much bigger when I was a child. And nakakasenti siya, medyo nakaka-emo thinking about it.
lastly, please invite everyone sa inyong mga future projects at saan ka ba nila pwedeng i-follow? Yes, thank you so much, Ms. Ara. Mga kapuso, I would like to invite everyone to please follow me on my social media accounts. That is at Crystal Paras, C-R-Y-S-T-A-L, on Facebook, Twitter, and Instagram. And on YouTube, it's Crystal Baranda Paras for vlogs and updates. And before anything, I would like to invite you also na i-like nyo po ang Facebook page, ang Facebook fan page ng The Lost Recipe para makita ang aming mga updates, ang aming content at mga TikTok challenges namin ng cast. And we hope to see you ngayong January 2021. Malapit na po. Thank you very much. Thank you, Ren Crystal. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Happy New Year, mga kapuso. Maraming salamat po. Tutok lang, mga kapuso. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, isa rin ba kayo sa kumukumpleto sa simbang gabi? At nakagawian niyo na rin bang mag-almusal ng bibingka o puto bumbong pagkatapos ng misa? Marami ang nakaka-relate dito for sure! This morning, ihahain sa atin ni Chef Vanessa Limuy ang kanyang puto bumbong with a twist! Isang masaya at mainit na umaga and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV! Good morning po! Nako, Chef Vanessa, kamusta po kayo? Okay naman po, ayos na ayos. Kwentuhan nyo naman po kami, paano po kayo nagsimula sa inyong negosyo at kamusta naman po ang bentahan, especially now na may pandemic? Okay naman po, as of now, medyo mahina kasi yung mga tao parang takot lumabas eh, kaya konti lang po yung benta. Chef Vanessa, sa tingin niyo po bakit nauuso ang puto bumbong tuwing Kapaskuhan, lalo na kung simbang gabi? Kulang ba ang simbang gabi o misa de gallo kung walang puto bumbong on the side after mass? Siguro po kasi tradition na to ng mga Filipino eh. So ano pong best na partner ng inyong puto bumbong? Siguro masarap din po ito haluhan ng kape after simbang gabi. At paano niyo po niluluto ang inyong puto bumbong? In tradition po kasi 'di ba nag-i-steam tayo. Pero kami po gini-grill namin to add smoky flavor and to make it different na rin po. Wow, bigla akong nagutom at nag-crave ng puto bumbong ah. Pero ito ah, nag-adapt na rin ba kayo sa new normal na tumatanggap na rin ng online orders para mas malaki ang kita this trying times? Yes po, mayroon din po minsan. So ano po ang pinaka-challenging at least for you ma'am sa napasok niyong business? So far wala naman po kasi lahat naman po gusto ng puto bumbong eh. Kahit ngayong pandemic po nag-aharap pa rin yung mga tao. Thank you so much Chef Vanessa. Merry Christmas po and a Happy New Year! Thank you po. Merry Christmas! Mga kapuso, narito ang puto bumbong with a twist na ihinanda ni Chef Vanessa ngayong umaga. Ang ingredients na gagamitin natin para sa puto bumbong tubig ay rice flour, ubi flavor, at water. Para sa toppings naman ay condensed, sepal ng niyog, at muscovado sugar. Paghaluin lamang ang rice flour, ubi flavor, at water. Lalagyan mo natin ng margarine bago ilagay ang mixture sa dahon ng saging upang ito ay hindi dumikit. Lulutuin lamang natin ito ng 3 minutes both sides sa pan grill and then okay na. For final, lagyan na lamang ito ng toppings katulad ng sapal ng niyog, condensed, at muscovado sugar. Maaari din natin itong lagyan ng cheese kung gugustuhin natin. And then ready to serve na.
ipinaalala ni City Administrator Vlad Mata sa mga Dagupeño na umiwas sa pagdagsa at mikipagsiksikan sa mga tiangge o sa amang lugar ngayong Kapaskuhan. Practice social distancing, ika nga! Tiyak na busog namin kayo sa recipe ng puto bumbong with a twist na niluto ni Chef Vanessa Limoy. Ipinadama naman sa atin na Christmas is near sa mga awitin sa atin ni Crystal Paras. Damang-dama na natin ang diwa ng Pasko. Mga kapuso, we will make your mornings more wonderful. It's now time for Hashtag Morning Feels! Christmas will always be as long as we stand heart to heart and hand to hand by Dr. Seuss. Hashtag Morning Feels! Maraming salamat mga kapuso sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing! Mga kapuso, samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Mornings to GMA Regional TV. Ako po si Arhanesh, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!